19 ng Oktubre, Sabado, ng 28th linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, sino mang kumilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin din ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. At ang ayaw kumilala sa akin sa harap ng mga tao'y hindi rin kikilalanin sa harap ng mga anghel ng Diyos. Patatawarin ang sino mang magsasalita laban sa anak ng tao. Ngunit hindi patatawarin ang lumait sa Espiritu Santo. Dalhin man nila kayo sa harap ng mga may kapangyarihan. Huwag kayong mabalisa kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo sa oras na iyon ng dapat nasabihin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo sa oras na iyon ng dapat nasabihin. Sa Ebanghelyo, naunang ipinahayag ang kahalagahan ng pagkilala kay Jesus ng tao. Kung konektado na ang tao sa Diyos, kikilalanin siya ng Ama sa harap ng mga anghel. Ang pagkilala ay pagyakap sa relasyong malalim dito pa lang sa lupa at patuloy na lalawig sa walang katapusan. Naaabot ito ng tao sa pamamagitan ng Espiritu. Pero kung tahasang tanggihan ng Espiritu ng pag-ibig, paano pa siya kukonekta sa bukal ng buhay? Kailangan ng pagbubukas ng puso at isipan. Kung magkagayon nga, dumating man ang oras ng pag-uusig, ang koneksyong ito sa Espiritu Santo ang magdadala sa mananampalataya para suungin pa rin ang daan ng pananalig. Taglay ang pag-ibig ng Diyos, hindi na pag-iisipan pa ang mga pagtatanggol sa sarili. Kusang dadaloy ang inspirasyon ng pag-ibig para pangibabawan ang takot o pangamba. Kusang dadaloy ang mga salitang magbibigay saksi sa Espiritu ng pag-ibig. Pagsasagawa, nananakot at nagtataboy ang Espiritu ng kadiliman. Nagbibigay lakas at nagtitipon ang Espiritu ng pag-ibig. Saan mo nakikita ang kapanatagan at kaganapan ng pagkatao mo?